Welcome to Kemi Kitchen, where we can cook easy and delicious meal. So for today's meal, guys, I breaded pork chop with creamy mushroom and green peas sauce. And we have this with mashed potatoes. So ngayon gagawa tayo ng breaded pork chops. So kailangan lang natin ilatag muna yung mga pork chop cuts natin. So, pitpitin natin para mas lalong malambot mamaya pa sa pagprito natin at mas ma-absorb yung pampalasa na ilalagay natin. So, ang gamit ko dito ay rolling pin o kung meron kayong meat tenderizer ay mas maganda pero dahil wala akong ganun, rolling pin muna. So, kailangan lang natin ganyan. Mas flat, mas ninipis. So, mas manipis na. Mas flat. So, ang gagawin natin ngayon ay maglagay ng asin. Then, paminta. I-massage-massage natin para manuot yung pampalasa. Tapos, balita rin at gawin ulit ng ulitin lagyan ng asin at paminta. Kunti lang. Then, ground black pepper. At ulitin para manuot yung lasa. I-massage-massage natin. So, hayaan lang muna ng mga 10 to 15 minutes bago natin iprito. Hayaan lang muna natin dyan. Para mas lalong manuot yung mga pampalasa na nilagay. So, pagkatapos ng 15 minutes, magpainit na tayo ng mantika. At i-ready na rin natin yung mga gagamitin natin sa pang-coating. So, para sa coating, meron tayo dito flour. Then, breadcrumbs. Isang itlog. Dadagdagan natin ng gatas. So, batihin natin yung itlog. So, habang pinapainit natin ang mantika, kailangan na rin nating i-coat yung ating pork chop. Dust muna natin ng flour. Flour lang, guys, kasi may asin na dito. Paliguin natin sa ginawa nating itlog at gatas na mixture. Then, coat natin sa breadcrumbs. So, ulitin natin sa isa pang. Oo guys, tig-isa ulit kami ng aking asawa. Prito na natin. Dapat yung apoy ay hinay-hinay lang para hindi agad masunog yung ating breadcrumbs. So, pritohin lang natin guys. Tapos ibaliktad natin pag alam na natin na okay na yung sa kabila. So, pag okay na, hanguin muna natin guys. Then, prepare naman tayo ng gamitin natin sa sauce. Okay na. So, hanguin na natin. So, para sa sauce guys, prepare tayo ng garlic at onion. Iwain natin ng maliliit para sa sauce. Then sa pinagpritohan, tanggalin yung mantika. Tapos magmelt tayo ng about 2
tablespoon ng butter. Maiwasan natin masunog ang butter at ating mga sibuyas at bawang, ilalagay na natin habang nami-melt yung butter. So, gisain natin ng gas hanggang lumabas ang aroma ng bawang at sibuyas. Pag okay na yung bawang at sibuyas, guys, dagdag tayo ng mushroom at green peas. Then, igisa natin. Tapos, magdagdag tayo ng 1 tablespoon ng harin. Ihalo hanggang ito ay maihalo sa ating butter. Yung ganito, guys, wala nang makikita ang harina. Then, maglagay na tayo ng 1 cup ng gatas. So, haluin natin hanggang ito ay lumapit. Tuloy-tuloy lang ang paghalo, guys, para maiwasang mamuo ang ating harina. Then, pag ito ay malapot na, ay okay na. Kaya lang natin lumapot ng bahagya, guys, then okay na. So, at this point ay okay na, guys. So, luto na rin ang ating sauce. Pour na lang natin mamaya sa mashed potato natin with breaded pork. So, ilagay na natin sa mashed potato. Then, maglagay tayo ng sauce. White sauce. Mushroom and green peas sauce. This is it, guys. We have breaded pork chop with mushroom and green peas sauce. Then we have it with mashed potatoes. Thank you, guys, for always watching. Follow for more.